Good evening, everyone. Welcome to Light Youth Revival. I am Coach. I'm one of the leaders of our church. And tonight, I really encourage you na i-share po yung ating video. I-forward natin sa mga group chat natin or sa mga specific friends natin. Or you can just mention them, tag them in our Facebook or in our video. Maximize po natin yung video na mapapanood natin tonight. Okay? So again, gusto ko pong i-welcome ang bawat isa, lahat ng viewers. Please stay tuned hanggang matapos because I believe that God has many things na ituturo sa atin, important things na ituturo sa atin ngayong gabi. Okay? So gusto ko rin i-welcome ang ating mga pastors, kay Bishop Omar and Mommy Kate, at sa iba't ibang pastors pa or leaders na nanonood po ngayong gabi. Welcome po sa inyo. So tonight po, before we start, let's pray. Our Heavenly Father, we continue to worship you. We adore you. We are so amazed by your love, by your grace. We are so amazed by your holiness, by your majesty. Truly, you are a great God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan, sovereign over all. And Father, right now, we come before you. Patuloy mo po kaming baguhin. Baguhin mo ang aming mga puso. I-mold mo ang aming mga buhay, Panginoon, upang maging kalugod-lugod sa inyo, O God. Lord, right now, I pray that you will teach us. You will continually allow us to understand your word, O God. And you will transform us. Panginoon, patuloy din namin inilalapit sa inyo ang mga nangyayari sa aming bansa, maging sa mundo namin, O God. We pray for peace, O God. Kapayapaan, Panginoon, sa bawat sulok ng mundo, O God. Na, Panginoon, sa mga nangyayaring wars, matigil nga ito, Panginoon, at maraming tao ang nadadamay, maraming tao ang namamatay. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay hindi na magtuloy-tuloy. And Lord, I pray that at this time, every person, every country, every nation will come to you, O God, dahil kayo lamang, Panginoon, ang may solusyon sa mga bagay na nangyayaring ito. And Panginoon, right now, I pray that every one of us will really listen to your word, open our hearts, our minds, O God, as we study your word. Alisin mo, Panginoon, lahat ng distractions and yung puso, Panginoon, na hindi nagpapabago. Baguhin mo, Panginoon. We just want to worship you. We just want to glorify you tonight. Just want to magnify your name, O God. Love you, Lord, in Jesus' name. Amen. So tonight po, we will study, we will learn about the cost of followership. And nandun pa rin po tayo sa series natin na The Power of the King. So for the past 3 weeks, we were studying the evidences or the manifestation of the power of Christ. No, nakita natin na siya nagpagaling siya ng may sakit, nagpagaling siya ng may leprosy, nagpagaling ng may paralysis, nagpalayas ng demonyo. So talagang naiintindihan natin that Christ is really powerful. So tonight po, medyo sa sidetrack tayo dun sa trend ng topics. No? For the past 3 weeks, ang naging topic natin, the power over impurity, the power over unbelief, the power over affliction. So ngayong gabi, we will study the cost of followership. And we have two major themes. Number one is the Son of Man. And second, the Call of the King. But before I go into the verses, let me tell you a story that happened 2 weeks ago when I was in Albay. Now, more specifically, in Legazpi City. So, nandun kami for a work, no, kasama sa trabaho namin. Then we were staying for 3 days in this hotel. Tapos solo ko yung room. Tapos nung first day, so nagpapahinga ako sa room, then biglang may tumawag. Siyempre, tinanong ko kung sino yung tumatawag. Then staff siya nung spa dun sa baba ng sa ground floor ng hotel. Tapos nag-o-offer sila ng massage. So
So, sinabi niya kung ano-anong mga klaseng massage yung ino-offer nila. Tapos, alam mo yun, pagkarinig pa lang dun sa mga massage na ino-offer nila, I was thinking, gusto ko ma-experience. No? Gusto ko rin ma-experience. Kasi, sinasabi pa lang niya, parang nakaka-relax na eh. Then, ayun nga, and hindi ko pa rin naman talaga na-experience na magpa-massage. So, tinanong ko kung magkano yung presyo. Tapos, sabi niya, Sir, 800. Tapos, pero sir, meron naman kaming 600 lang. Na hindi ko po alam kung magkano ang mga presyuhan sa mga pamasage. Dahil, yun nga, hindi ko pa naman na-try. Pero pagdating po kasi sa ganyan, medyo kuripot ako. So, sabi ko, 3 days pa naman kami, tatawag na lang ako pag magpapamasage ako. Pero in the end, hindi rin ako tumawag. Hindi rin ako nagpamasage. So, bakit ko po siya kinikwento? I realize in our Christian life, parehas din po. In our Christian life, at first, narinig natin yung benefits. Narinig natin yung mga good things, yung mga promises. If you become a disciple of Christ. And naengganyo tayo, nag-commit tayo, naging on fire tayo. But when we hear the cost, we back out. We backslide. No, nung una, masaya to ah. Parang gusto kong i-follow si Christ. No, gusto kong maging Christian, gusto kong maging disciple, gusto kong mag-commit sa church. Pero pag nalalaman na natin, no, pag nakikita na natin kung ano yung mga struggle, yung mga bagay na kakaharapin natin, then all of a sudden nawawala tayo. Nagba-back out na lang tayo. Kagaya nung nangyari sa akin, no? Dun sa kwento ko, nung una, ang sarap pakinggan ng massage eh. Ang sarap pakinggan ng mga sinasabi niya. Feeling ko, masarap ma-experience yung mga bagay na yun. Then, nung narinig ko kung magkano yung cost, hindi ko na tinanggap. No? Hindi ko na tinuloy. Ganun din pala, parang ganun din sa Christian life natin. Because there will be a cost. There is a cost in following Christ. There is a cost in serving in the church, in serving in the ministry. There is a cost in preaching the gospel. Okay? So yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. In Matthew chapter 8, no, I hope na meron na tayong bookmark sa Matthew chapter 8 dahil yan lang naman yung pag-aaralan natin, no? Susunod-sunurin natin yung Matthew. So kung may bookmark kayo, lagyan nyo na yung Bible nyo sa Matthew chapter 8. So sabi sa verse 18, when Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. So again, dahil sa popularity ni Christ, no, sa dami ng kanyang napagaling, sa dami ng kanyang natulungan, so maraming tao na nagfa-follow na sa kanya. Maraming taong sumusunod sa kanya. There were many crowds. Kaya naman, in-instruct niya yung mga disciples niya na pupunta sila on the other side of the lake. By the way, that lake was the Sea of Galilee or Sea of Tiberias. Then in verse 19, then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you wherever you go. So ano ba tong teachers of the law? Ito pong teachers of the law, ito rin yung tinatawag na scribe. Diba? Pag nababasa natin sa Bible, the Pharisees, the Sadducees, the scribes, no? Etong mga scribe po, they were scholars. They were learned men. Ito yung mga tao na nag-aaral ng batas. Okay? So, most of them ay in opposition, no? Ino-oppose nila si Christ. But this particular scribe dito sa kwento natin tonight, he wanted to follow Christ. No, compared dun, contrary dun sa mga kasama niya na in opposition, kinokontra si Christ or sinisita si Christ, etong scribe na to, gusto niyang mag-follow kay Christ. Pero tingnan niyo po yung sinabi niya, Teacher, I will follow you wherever you go. Now, this is a bold statement. Di ba? I will follow you wherever you go. Kahit saan ka pumunta, susundan kita. Now, when I was studying this, naalala ko po yung kwento in Old Testament, no, si Ruth and si Naomi. No, si Naomi ay mother-in-law ni Ruth. Then, no, namatay yung husband ni Ruth,
So binigyan ni Naomi ng choice itong si Ruth na bumalik na lang sa kanyang bayan. No, dahil si Naomi babalik din sa kanyang bayan. Pero sabi ni Ruth, no, sabi ni Ruth kay Naomi, where you go, I will go. Sabi niya, where you stay, I will stay. Where you die, I will die. Diba? Grabe yung loyalty ni Ruth kay Naomi. And kung makikita natin, parang ganun din yung sinasabi nitong scribe kay Jesus Christ. Where you go, I will go. Actually, hindi lang si Ruth, no? Even Peter. In the following chapters ng Matthew, makikita natin si Peter. In Matthew chapter 26, verse 33, sabi niya kay Christ, even if I fall away on account of you, I never will. Ano ibig sabihin niya doon? I never will. Yun po kasi yung time na sinabi ni Christ na mayroong magbe-betray sa kanya. So, sabi ni Peter, no, hindi ako yun. Hindi ko gagawin yun. And what's ironic is, days after that, Peter denied Jesus. Hindi nga pagkapatay yung pinag-uusapan natin. No, tinatanong lang siya, sabi lang nakasama niya si Christ. Hindi naman sinabing papatayin siya . Pero dun pa lang, dininay niya na si Christ. And bakit po ganun? Because these words ay napakadaling sabihin, pero mahirap panindigan. Again, itong mga bagay na to, yung sinabi ng scribe, no, yung sinabi ni Ruth, yung sinabi ni Peter, and probably yung mga sinasabi ng marami sa atin, ay napakadaling sabihin, pero ang hirap panindigan. I know that some of you, at some point in your Christian life, nasabi mo na itong mga bagay na to. Lord, I will follow you wherever you go. Lord, kahit anong ipagawa mo sa akin, susunod ako. Lord, let your will be done. Now, yung word na yun, no, let your will be done, parang sa sobrang dalas nating naririnig at dalas nating sinasabi, sa totoo lang po, hindi na natin nare-realize kung kaano kabigat yung prayer na yun. Lord, let your will be done. Napakabigat po ng prayer na yun. Ano pa? Sabi natin, Lord, ikaw lang sapat na. Diba? Pero ang question, pag dumating yung point na nahihirapan tayo, pinapanindigan pa rin po ba natin yung mga sinabi natin na yun? Pag dumating na yung point na nahihirapan na tayo, anong nangyayari? Nakakalimutan na natin. Kakaroon tayo ng amnesia. Hindi na natin naaalala yung sinabi natin kay Lord na, Lord, kung ano yung paggawa mo sa akin, susunod ako. Kahit nahihirapan ako, susunod ako. Paano ko po nasabi? Because I saw many Christians. Ganyan po. At first, on fire na on fire. No, parang ang sobrang tindi ng mga sinasabi. Diba? Lord, hindi ako aalis. Kahit anong mangyari, susunod ako sa'yo. Kahit anong mangyari, magfa-follow ako sa'yo. Then, nagkaroon lang ng konting problema, nagkaroon lang ng ibang opportunity sa trabaho, umalis na. And how do I know? Because marami din pong beses na ako ay nahirapan and nasabi ko rin yung mga bagay na yun. Lord, wala na, gusto ko nang sumuko. Literally, at one time, no, nasabi ko sa leader ko before, Kuya, yun yung time na parang pinaka nahirapan ako, no, in my life in the ministry, in the church. Sabi ko, Kuya, tatapusin ko na lang. No? Tinext ko, Kuya, tatapusin ko na lang yung contract ko sa work ko, then babalik na ako ng Nueva Ecija. Ayoko na. Literally, nasabi ko po yun. But praise God, no, nandito pa rin ako. Yun nga eh, yun yung mga bagay na nasabi natin, pero mahirap panindigan. Sabi natin, Lord, ikaw lang sapat na. Kahit sino pang babae yung magpa-cute sa akin, kahit sino pang lalaki yung manligaw sa akin, kung hindi mo kalooban, hindi ko papatulan, hindi ko sasagutin, o hindi ko liligawan. Ang problema, no, may nagpa-cute lang. Yung Lord, ikaw lang sapat na, nakalimutan na natin. Biglang hindi na sapat si Lord. I saw many people, sabi, say leader, tapos magsasabi na, hindi ko papabayaan ng cell group ko, hindi ko papabayaan ng
ang ministry ko sa church dahil lang sa relationship. But in the end, dahil sa relationship, dahil nagkaroon ng boyfriend, dahil nagkaroon ng girlfriend, pinabayaan na yung ministry sa church. Nakakalungkot po yung mga bagay na yun. Ano yung response ni Jesus? Sabi niya, in verse 20, Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head." Now, before I explain sa inyo yung response ni Christ dun sa scribe, pag-aralan muna natin itong unang major theme natin tonight. The Son of Man. Yung Son of Man po, ito yung common na title ni Christ na tawag niya sa kanyang sarili. Eh, kung hindi ako nagkakamali, in the Gospel, 79 times na tinawag ni Christ yung kanyang sarili na Son of Man. And others were saying that it is a declaration of His humility. That Christ, that it was pertaining, it was pertaining to the humanity, the human nature of Christ. But this title, Son of Man, is actually a statement pertaining to His divine nature. Dun sa pagiging Diyos ni Christ. His dominion and His sovereignty. Ang origin po kasi nitong title ng Son of Man ay way back in the Old Testament in the book of Daniel. So buksan po natin yung, let's turn our Bible to the book of Daniel chapter 7, verses 13 to 14. Sabi doon, "In my vision at night, I looked, and there before me was one like a Son of Man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into His presence." Verse 14, sabi doon, "He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed." Sabi ko nga po kanina, the title Son of Man is pertaining to the divine nature of Christ. Nung sabi doon, He was given authority, glory, and sovereign power. Sabi doon, all nations and peoples of every language worship Him. At ang wino-worship po ay Diyos lamang. Okay? His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. So we are not talking about the human nature of Christ, but the divine nature of Christ. So every time po makikita natin yung title na Son of Man, hindi lamang ito parang simple title, but it is a declaration of the authority, of the dominion, of the power of Christ. Okay? So, yun nga, that was not a sound of inferiority, but of dominion. Pero ano yung sabi ni Christ? "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head." No, second major theme, the call of the King. Sabi doon, "Foxes have dens and birds have nests." Etong mga creatures na to na na-mention, meron silang natitirhan, meron silang natutuluyan, meron silang natutulugan. But sabi doon, "But the Son of Man has no place to lay His head." Ano yung ibig sabihin nun? The Son of Man, Jesus Christ, walang maayos na matutuluyan. Wala siyang maayos na tinitirhan during His ministry on earth. Especially dun sa last years ng kanyang ministry. So ano po yung makikita natin dito sa call of the King? No, may dalawang klaseng call na pag-uusapan po natin ngayong gabi. Number one is the high-priced call. So, there is a high price. Our call is costly. It's as if Jesus was saying, "You want to follow me? Then this is the life you are about to have." Parang sinasabi ba ni Christ dun sa scribe, "Gusto mo kong i-follow? Then ito yung buhay na kakaharapin mo. Ito yung buhay na mararanasan mo." Sometimes we think that Christian life is about comfort. Sometimes we think that Christian life is about prosperity, about being happy. But no, it is not. Christian life is not about comfort. It's not about being happy all the time. You have to understand that there is a cost.
The problem is when we evangelize, when we share to people the gospel, all we ever say are the good things about being a Christian. Lahat lang po ng sinasabi natin sa mga tao ay yung mga magagandang bagay about being a Christian. Like for example, kapag nag-invite ka sa church, ano lang sinasabi natin? No, masaya doon. Tara sa church, masaya doon. Tara sa church, magkakaroon ka ng madaming kaibigan doon. And hindi naman masama yung mga bagay na yun. Actually, it is a part of being a Christian. Masaya naman talaga na nasa church ka at magkakaroon ka naman talaga na maraming kaibigan. No, kapatid pa nga eh. But the problem is, kung yun lang yung naibabahagi natin sa ibang tao, yung masasayang bagay lang, then what will happen if they experience being persecuted? What will happen if they experience trials na kasama sa pagiging Christian? Ang sasabihin nila, kala ko ba masaya dito? Kala ko ba magiging comfortable ako dito, magiging happy ako dito, magiging fulfilled ako dito? Then later on, ma-experience yung trial, then aalis. Kasi akala nila, being a Christian is about these things. The problem is many people teach prosperity before they teach repentance. Maraming tao ang itinuturo prosperity, comfort, before they teach that a person have to change. Kailangan kalimutan yung kanyang mga kasalanan. Now, let me ask you, when was the last time na ikaw ay nag-evangelize and you teach repentance? There are churches who teach about having a good life before teaching about the gospel. Again, there are churches who teach about having a good life before they teach about the gospel. And why? Para madaming attendance. Para dumami yung attendance, dumami yung follower, dumami yung viewers. Ang basehan na ngayon, followers, hindi na faithfulness. But not with Jesus. Nung etong scribe lumapit kay Jesus, "Lord, I will follow you wherever you go." Kung titingnan natin, kung iisipin natin, pagkakataon po sana to na pagkakataon sana to para kay Jesus. Scribe yung lumapit sa kanya. Itong person na to was influential, was respected by the society. So kapag nakita ng ibang tao na nagfa-follow sa kanya tong scribe na to, mas dadami yung follower ni Christ. Mas dadami yung lalapit sa kanya. Pero hindi po kasi ganun yung focus ni Christ. Jesus was not interested in the crowd. His ministry was to bring salvation to the sinners. As a church, we must desire to have more disciples than more attendees. Again, as a church, we have to desire to have more disciples than more attendees. Kung ang focus lang po natin, crowd, sa ating churches, maybe dumami yung churches natin, hundreds, pero kung hindi totoong disciple, wala rin. We have to focus on making disciples rather than attracting the crowd. Christ's call is a costly call, a dangerous call, a risky call, a high-priced call. He did not call us into comfort but to deny ourselves and take up our cross. Discipleship is not about comfort. Christ knew that we will experience persecutions. Christ knew that we will experience discomforts as we follow Him. Now, hindi ko po alam kung ano yung naging motivation ng scribe nung sa pag-follow niya kay Christ, no? Maybe genuine yung motivation niya. Maybe he had a wrong motivation kaya ganun yung sinabi ni Christ. Pero dun pa lang sa pagsabi ni Christ na yun, ito yung cost ng pagiging follower ko. Yun po yung dapat na ma-realize natin. Yes, there are good things, there are promises in the Bible, but also the followership, the discipleship has a cost. And pangalawa,
top priority call. So kanina, high-priced call. Ngayon, top priority call. In verse 21, sabi doon, another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. So kanina po, scribe, no, yung scribe, willing mag-follow kay Christ, nandun yung eagerness, nandun yung desire. Pero nung nalaman yung cost, no, hindi na natin nalaman kung ano yung naging decision niya, but probably, nag-back out siya. No? Ngayon, we are talking about a disciple. Yung pangalawang person, a disciple. Disciple na, pero hindi pa willing sumunod. Kasama na ni Christ, pero hindi pa willing mag-commit. Marami pong Christian na ganyan. Kapag tinanong mo kung Christian ba siya, Christian naman, hindi lang willing mag-commit. Christian pero hindi nagsiserve sa Lord. Christian pero hindi nagpa-participate. Christian pero hindi ginagawa yung Great Commission. Christian pero title lang. Hindi nagpapa-disciple. Sabi nung taong yon, first let me go and bury my father. What does that mean? It doesn't mean po na patay na yung father. Actually, ito pong phrase na to, let me go bury my father, hindi po ibig sabihin na to na patay na yung father. It means that he wants to fulfill his responsibility as a son. He was saying that before I truly commit in following Christ, first let me perform my responsibility in my family. Now, that sounds good, right? Before I follow Christ, no, bago ako sumunod kay Christ, first gawin ko muna yung responsibilities ko sa family ko, sa father ko, sa parents ko. And actually, hindi naman talaga tinuturo ni Christ to disrespect your parents. Hindi naman talaga pinopromote ni Christ na huwag mo nang pakialaman yung family mo. Once you follow Christ, then kalimutan mo na yung pamilya mo. No? Hindi po ganun yung tinuturo ni Christ. In fact, we have to honor our parents. We have to provide for our family. But let us look at the response of Jesus. In verse 22, sabi doon, but Jesus told him, follow me and let the dead bury their own dead. Now, ang tinutukoy po dito sa response ni Christ is that he wanted us to follow him immediately. Na huwag na tayong mag-excuse. Mag-follow na lang tayo sa kanya. Now, minsan po, kapag inuutusan tayo ng parents natin, nak, bumili ka nga ng ganito sa tindahan. Tapos sasabihin natin, oh, okay ma, okay pa. Tapos, hindi naman natin gagawin kaagad. Papalipasin muna natin ng ilang minuto o tatapusin pa na muna natin yung nilalaro natin. Pero hindi po sa pag-follow kay Christ. If we want to follow Christ, we must follow Him immediately. Kapag tinawag tayo ni Christ, we must follow Him immediately. Sometimes po kasi ganito yung ginagawa natin. We want to follow Christ. We want to commit fully to Christ, to His ministry, sa mga pinapagawa niya sa atin. Just not right now. Again, just not right now. Lord, willing naman akong maging on fire para sa'yo. Hindi lang ngayon. Enjoy ko muna yung buhay ko, Lord. Diba? Enjoy ko muna yung mga gawin ko muna yung mga gusto kong gawin. Willing naman ako, magfa-follow talaga ako sa'yo, magko-commit talaga ako sa'yo. Hindi lang ngayon. Hintayin ko munang maayos yung sarili ko bago ako mag-commit. Hintayin ko munang maayos yung pamilya ko bago ako maging on fire sa pag-follow sa Lord. Ito, unahin ko muna, Lord, yung mga responsibilities ko bago ako sumunod sa'yo. Ang tinuturo po sa atin ni Christ is, we have to follow Him immediately. Christ teaches us that following Him should be our top priority. Sabi niya doon, let the dead bury their own dead. Now, dito po sa phrase na to, no, makikita natin dito, why is it that the calling of a Christian is a sacred, a holy calling? Ito pong meaning ng phrase na to, in simple terms, let the spiritually dead bury their own dead. Meaning din po nito, let worldly offices be left to worldly people. That means, yung mga bagay na yan, hindi mo na,
i-ano mo na sa kanila, ilaan mo na sa iba. May pagawa mo na sa iba, hindi yan yung trabaho mo. Tinawag ka ni Christ para dito. Burying the dead, especially a dead father, is a good work. But it is not your work at this time. Parang ganun po yung sinasabi ni Christ. It is a good work. Doing your responsibility for your family is a good work. Yung mga bagay na yan, yung mga gusto mong gawin, yung pag-i-enjoy mo, yung pag-ayos mo sa sarili mo, sa problema mo, those are good works. But those are not your top priority. Okay? May mga bagay po na pwede naman yung ibang taong gumawa, pero ito, tinawag ka ni Lord para dito. There is a specific task that Christ called you to do. You must answer the call. It should be your top priority. Now, the calling of God is our top priority. Now, this is a hard teaching. Ang hard po nito. That's why pinipili kong mabuti yung words na sasabihin ko. Christ was not teaching us to just abandon our family. Like, out of nowhere. If you want to follow Christ, hindi niya tinuturo na out of nowhere, biglang aalisan mo na lang yung mag-aal sa balutan ka, iiwan mo yung pamilya mo. Wala ka nang pakialam sa magulang mo, wala ka nang pakialam sa asawa mo, or sa mga anak mo, or sa mga kaibigan mo. Hindi po ganun. But when the time comes, listen to this, when the time comes, when you have to choose whether your faith in Christ or your family, choose to follow Christ. Again, this is a hard teaching. When the time comes when you have to choose whether your faith in Christ or your family, choose to follow Christ. There is this testimony. I was listening yesterday dun sa anniversary ng Light Naga. At merong nag-testify, no? A girl na nasa ibang, lumaki siya sa ibang religion, and I think hindi niya rin na-mention kung anong religion na yun. But in that religion, yung whole family niya ay committed. So committed sila sa religion na yun. But she encountered Christ. No, na-encounter niya si Christ, natuto siya magbasa ng Bible, nalaman niya yung katotohanan, nalaman niya yung mga mali dun sa religion na meron siya at ang kanyang pamilya. So, nag-start siya na mag-attend sa Christian church. Tapos, dumating yung time na gusto niya nang sabihin sa kanyang parents na siya ay umaattend dito sa church na to, sa Christian church, no? Pero before niya sabihin 'yon, yung kanyang mother ay sinabi sa kanya, may sinabi sa kanya na about sa pagiging committed dun sa religion na meron sila, na wag siyang makikinig sa ibang religion or whatever ganyan. So na-delay yung kanyang pag-confess dun sa kanyang parents na siya ay Christian na. But dumating yung time na talagang nandun na yung conviction. Talagang hindi niya na kaya na itago yung pagiging Christian niya sa kanyang parents, sa kanyang family. Then naglakas siya ng loob na sabihin na Christian na siya, born again na siya. Then, ang naging reaction, nung sinabi niya sa kanyang parents, ang naging reaction ng parents niya, syempre nagalit. Nagalit kasi committed nga sila dun sa religion na meron sila. And to the point nga na parang sinabi niya na mas pipiliin niya na lang na umalis ng kanilang bahay, no, kesa magstay sa ganung religion. And praise God na hindi naman na dumating sa punto na siya ay pinalayas ng kanyang parents. Syempre anak pa rin naman siya. And unfortunately, hindi ko natapos yung testimony. No, but nawa, no, ang naging ending nun ay natanggap din ng parents yung kanyang religion. You know what? Sa buhay po natin, minsan ang pinaka malalapit sa atin
yung mga taong pinakamahal natin, yun yung mga taong pipigil sa atin to follow Christ. Sometimes, yun yung mga tao na magpe-persecute sa atin. But we need to continually follow Christ. Tandaan po natin, kapag tinalikuran mo si Christ, probably you will never be able to bring them to your church, to Christ. Kapag tinalikuran mo si Christ, probably hindi mo na sila madadala kay Christ. But if you stand with your conviction, pinanindigan mo yung pananampalataya mo, pinanindigan mo yung pag-follow mo kay Christ, who knows, one day matanggap din nila. Or mas maganda, one day makasama mo rin sila sa church. At marami po akong narinig na ganyang testimony. At first, nakakarinig pa nga ng mura sa kanyang magulang, no, pinapalayas na siya sa kanyang bahay, literal na pinalayas siya sa bahay nila. Pero hindi tinalikuran yung si Christ eh. Nagpatuloy sa kanyang faith. Then later on, yung nanay mismo, yung tatay mismo ang nagsabi sa kanya, nag-approach sa kanya na napatanong, anong meron ka? Gusto ko rin maranasan yung faith. Gusto ko rin magkaroon ng faith na meron ka. Now, as a conclusion, nilagay ko dito, this is our time. Bakit this is our time? Now, I am so grateful for the life of our forefathers. Sa mga taong nauna sa atin, sa mga theologians na nauna sa atin, apologists na nauna sa atin, preachers, evangelists, pastors, martyrs, missionaries na nauna sa atin. I was so grateful sa buhay na meron sila. These people are people who have answered the call of God. People who sacrificed for the gospel. People who truly followed Christ. I'm so grateful for their life. But now, this is our time. Tayo naman yung tinatawag ni Christ to follow Him, to put our faith in Him, na maging disciple niya. Now, there's this article na nabasa ko just yesterday. Ang nagsulat nito is si Pastor Vasil Ostray. I'm not sure kung ganun ang pagkaka-pronounce talaga, no. So si Pastor Vasil, meron siyang article na sinulat, then nabasa ko yung article. Pastor siya sa Irpin Bible Church in Ukraine. So alam naman natin lahat kung ano yung nangyayari ngayon sa Ukraine and Russia. And weeks before, sinabihan na sila na umalis na dun sa lugar. They were told to leave Ukraine para maging safe sila. Okay, kasi nga, posible na ganun na nga yung mangyari. And sabi niya dito sa article niya, I will mention some of the things na sinabi niya dun sa article. Sabi niya dun, my wife and I have decided to remain in our city near Kyiv. We want to serve the people here along with Irpin Bible Church, where I joined the pastoral team in 2016. So, ang nangyari, sinabihan sila na umalis na, no? Lumikas na para mas safe sila, pero yung kanyang pamilya, yung siya at kanyang asawa, ay nag-stay dun sa city. Bakit? They want to serve the people. They want to continue in serving God in that place. Now, when I was reading this article, no, literally talagang naiiyak ako dahil sa puso na meron itong pastor na to, itong church na to. No, in doon sa isa pang part ng article, sabi niya, how should the church respond when there is a growing threat of war? When there is constant fear in society? Now, listen to this, sabi niya, I'm convinced that if the church is not relevant at a time of crisis, then it is not relevant in a time of peace.
Grabe yung conviction ng taong to. They were at war. Sabi niya, I'm convinced that if the church is not relevant in the time of crisis, that means in the time of crisis, church must step up. Church must do its job. Kailangan mas mag-rise up ang mga church in times of crisis. Hindi nagtatago. Hindi na lang makikialam. And you know what? In the last part, no, before natapusin yung article, meron siyang sinabi, and I will read this this part. No, sabi niya, we have decided to stay both as a family and as a church. When this is over, the citizens of Kyiv will remember how Christians have responded in their time of need. And while the church may not fight like the nation, we still believe we have a role to play in this struggle. We will shelter the weak, serve the suffering, and mend the broken. And as we do, we offer the unshakable hope of Christ and His gospel. Grabe yung heart nung pastor na to, nung church na to, nung mga disciples na to. But they could just abandon that city. Umalis na lang, maging umanap ng safe na lugar. But they stayed. Nanatili sila. And sabi niya, while the church may not fight like the nation, hindi naman sila makikipag-gera eh. We still believe that we have a role to play in this struggle. We will shelter the weak, serve the suffering, and mend the broken. In this struggle na pinagdadaanan nila, sa war na meron sila, ang naiisip pa rin nila ay makapag-serve sa ibang tao. Hindi yung sarili nila. Sabi doon, when we do, we offer the unshakable hope of Christ and His gospel. That is the heart of a disciple, of the true follower of Christ. What about us? Sometimes the problem is, when we look for a church, anong basis natin? We look for a comfortable church. Ang iniisip natin, ang church ba nito, komportable ko? Malamig ba sa loob? High-tech ba yung, magaganda ba yung lights? Maganda ba yung gadgets? Sikat ba tong church na to? Sometimes we look for a church that will cater our needs. Enjoy ba dito sa church na to? Masaya ba dito? Magiging komportable ba ako dito sa church na to? What we don't realize is that in following Christ, there is a high cost. There is a cost in following, in being a disciple of Christ. Our cost is a costly call. Our calling is a costly call. High price must be given. It should be our top priority. Light Youth, this is our time. All the theologians in the past, disciples, leaders, pastors in the past, they did their, they committed to Christ. They followed Christ faithfully. Now is the time for us to answer the call. What if God called you to a specific task? What if God called you to follow Him in these places? Tawagin ka ng Lord na mag-preach ka sa lugar na hindi komportable. Tawagin ka ng Lord na gawin yung bagay na hindi mo pa nagagawa before. Tawagin ka ng Lord na gawin yung bagay, isuko yung isang bagay na gustong-gusto mo para sa sarili mo. Will you still answer the call? Sometimes, even your families, even your friends will persecute you. But even in that moment, will you still follow Christ? Yan po yung tanong sa atin ngayong gabi. Again, Light Youth, this is our time. Let us answer the call of the King. Let us follow Christ. Let us put our faith in Him. At yung pag-follow natin sa Panginoon, hindi out of hype, hindi dahil na out of emotions lang, hindi dahil nakikita natin na mukhang masaya dito,
But when we follow Christ, let us count the cost. And as we count the cost, even if it is a high cost, we will still follow Him. Kahit ano pa man yung pagdadaanan natin, magpapatuloy pa rin tayo sa pag-follow kay Christ. Let us answer the call of the King. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for our topic tonight. Thank you, God, for reminding us of our calling. Thank you for reminding us kung ano ba talaga yung follow, ano ba talaga yung meaning ng pag-follow sa'yo, pagiging disciple mo. And Father, right now I pray that every one of us will not just follow you because of the perks, because of the benefits, because of the good things that we hear, but we will follow you despite all the things na pagdadaanan namin, despite all the struggles, despite all the persecutions, despite all the problems, the trials na pagdadaanan namin, Panginoon. I pray, O God, that tonight every one of us, everyone na nakapakinig ng mensahe ngayong gabi, will really decide to follow you no matter what the cost. Kung ano man yung mga kailangan namin gawin, kung ano man yung mga pinapagawa mo sa amin, kami ay susunod, Panginoon. Give us the right heart. Give us the right motives, O God, as we follow you. And Lord, continue to change our hearts. Continue to mold us to becoming better disciples, O God. A committed disciple, O God. Salamat, Panginoon. Thank you for this night. And let all the glory, Panginoon, at lahat ng adoration, lahat ng praises ay mapasa iyo lamang, O God. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. God bless everyone and good night.